We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Masantos, yakabwasan. Naimbaga bigat. Mayap aabak, mga kapuso. Good morning, North Central Luzon. Mga kapuso, galaw-galaw at salubungin natin ng umaga ng maingiti at puno ng pag-asa. Kami ang katropa nyo na magkakakwentuhan tuwing umaga, pag-usapan natin at himayin ang mga mahahalagang lokal na balita. Hello, partner. Good morning. Boom! Fun Friday! Fun Friday. Of course, partner, Friday looks fierce dahil today is Female Friday. Puro babae? Puro babae. Yung mga panauhin natin? Strong women. Women power. Oh, women Girl power. Power. Yes, of course. At sila, mga babaeng umangat. At syempre, namamayagpag sa kanilang mga tinahak na karera at advokasya. Okay. Pag-usapan natin yan. Ngayon na. Mga kapuso, tatalakayin natin mamaya ang anti-violence against women and their children. Kasama ang Public Information Officer in Charge ng Pangasinan Police Provincial Office na si Police Major Ria Takderan. Ano nga ba ang hakbang na ginagawa ng otoridad para matutukan at maiwasan ang ganitong sitwasyon? Makikwentuhan naman tayo mamaya kay Police Lieutenant Geneva Flores mula San Carlos City, Pangasinan, na nagtapos bilang top 5 sa Philippine National Police Academy Alabcalis Class of 2022. Abangan din mamaya ang viral string artist mula Urdaneta City, Pangasinan na si Maria Angelica Paula de Guzman. Sino bang mag-aakala na ang simpleng panahing sinulid ay pwede rin palang gamitin sa paggawa ng iba't ibang mga obra? Pwede pala yun. Now we know. At syempre, bago tayo pumunta sa ating mga empowered women, no? Ngayong umaga, maghain palang muna strong tayo. Ni strong ka, kumain ka na, no? Kumain na, pero gutom pa rin tayo, mga kapuso, at maghahain kami sa inyo ng masarap na ginataang dish. Partner, ikaw? Ginataan. Anong hilig mong ginataan? Ang hilig kong ginataan, partner, lagi kong ino-order kung lumalabas ako for lunch, dinner. Yung ginataang kuhol. Ginataang kuhol. Masarap, nako, no? Ang sarap nun, partner. Lahat yata ng may gata, masarap. Katulad, ginataang bilo-bilo. Bilo-bilo. Andiyan ang laing. Laing? No? Alam mo yung subo ko ng laing? With siling labuyo sa kamay, tapos subo, tapos kagat. Ang sarap nun, partner. Tulad yan, masarap ang ating hahain sa mga ngantila. Tara na. Mga kapuso, nais nyo bang lagyan ng twist ang simpleng ginataan? I-try na ang Ala Bicol Express in a healthy way na tiyak patok sa panlasang Pinoy, ang ginataang santol. Yan ang hahain natin. Kasama si Arsenio de la Vega ng Kalasyaw, Pangasinan. Mangantila. Magandang umaga, mga kapuso. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng ginataang santol. Unang gawin natin ay balata ng santol tsaka gadarin. Unang ilagay ang bawang, sibuyas, luya. Ina pa. Santol. Patis.
alamang, ang gata. So, 20 to 30 minutes hanggang sa maluto. Pinapun natin ang sili, labuyo at ito na po ang finished product ng ginataang santol. Hindi mapapantayan ang galak sa puso ni Police Lieutenant Geneva Flores ng San Carlos City, Pangasinan nang siya ang nagtapos bilang top 5 sa Philippine National Police Academy Alabcalis Class of 2022. Ngayong umaga, mga kapuso, atin siya makakasama upang ibahagi ang kanyang kwento ng tagumpay sa loob ng akademya. Masantos siya kabuwasan, Geneva, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Masantos siya kabuwasan at si Kayon Amin. Isang magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa mga taga San Carlos City, Pangasinan. Yes naman, and congratulations sa iyo, Geneva. Kumusta ang gising natin? Napaka-blessed po, napakasaya pong magising muli sa panibagong araw na ito. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa panibagong buhay at masayang gising. Grabe, Geneva, you are blessed. Alam mo bakit? Kasi you are thankful, you are grateful to be alive. Alam mo yon? And of course, nais namin malaman, Geneva, anong pakiramdam na finally, after 4 long years sa PNPA, graduate ka na at top 5 pa sa klase? Siyempre po, hindi po mawawala dyan yung sobrang saya, sobrang galak ng puso po, yung pasasalamat po sa lahat ng mga tao sa likod ng tagumpay na meron po ako ngayon, lalong-lalo na po sa ating Panginoong Jesus. So napakasaya po, and hanggang ngayon po para pa rin po akong nananaginip at hindi ko pa rin po na-realize na ito na pala yung tunay na mundo. Oo. Now, Geneva, itong victory mo na to, di ba sabi mo nga, unexpected. But how would you describe this victory? And what does this mean to you? Ayun po, yung tagumpay na meron po ako ngayon ay hindi po ako ito eh. Bali, kung ano po yung meron ako ngayon ay dahil sa likod ng mga taong tumulong po sa akin, sa mga taong nagdasal para sa akin. And ito po yung inaalay ko po sa pamilya ko. Yes, Geneva, marami nagsasabi, no? Mahirap ang buhay sa loob ng akademya. Kung ikaw ang tatanungin ko, paano mo ilalarawan ang buhay sa loob ng PNPA? Ayan po. So, bago po ako pumasok, ang minamindset ko po noon o yung nasa isip ko noon ay mag-aaral, tatakbo, mag-push up, mag-sit up. Actually, yan po yung iniisip natin lahat. Pero po, nabigla po ako pagpasok ko po ng PNPA. Lalo na po nung transition period from civilian to being a cadet. Yes. Yung tinatawag po na breaking period. So doon po, binibreak po yung mga civilian antics po natin, yung character po natin bilang civilian, and nire-refine po tayo as an individual. Doon po binibuild yung character, yung disiplina, yung way of living na ang galaw ng isa ay galaw ng lahat. Mm-hmm. So sabay-sabay po kami kain, sabay-sabay po kaming naliligo. Kung ano po yung ginagawa ng mga lalaki, ginagawa rin po namin mga babae. So yun po yung isa sa mga struggle sa loob ng akademya na bilang isang babae po kailangan po namin makipagsabayan sa mga lalaki. Now, Geneva, marami nagnanais na makapasok sa PNPA. Ano ang mapapayo mo sa mga kabataang nangangarap na makapagtapos din sa PNPA? Ayan po, so sa lahat po ng nagnanais at nangangarap na makapasok sa Philippine National Police Academy, ay inaanyayahan ko po kayo, ini-encourage ko po kayo na ituloy niyo po inyong mga pangarap at tularan niyo po yung mga bagong graduate po natin, yung Alabcalis Class of 2022, na hindi sumuko sa kanilang mga pangarap at nagpatuloy po.
So kung gusto niyo pong mag-apply sa nalalapit po nating kadat admission test, i-follow niyo lang po yung ating official page ng PNPA. Sa pagkakaalam ko po ngayon, magbubukas na po itong July. Mm-hmm. And so October po niyan ang magiging examination. Ayan. So nais niyo po at pagdasal po natin sa ating Panginoon, kasi po nung ako yung nangangarap po, sabi ko, Lord, kung ano yung kalooban mo sa buhay ko, kung ito po'y will niyo para sa akin, Lord, ibigay niyo po sa akin. So yun nga po, binigay ni Lord. Kaya wag po nating kaligtaan na humingi po ng guidance sa ating Panginoon kung ano po yung nais po niya sa atin. Maraming salamat sa pag-share sa amin ng iyong istorya, and it's also a blessing to receive this story from you. Once again, congratulations. Thank you po. Diyan lang po kayo, mga kapuso. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ngayong umaga, mga kapuso, proteksyon para sa kababaihan at mga bata ang pag-uusapan natin. Upang mas maunawaan natin ang tungkol sa anti-violence against women and their children, magkakasama natin ang Public Information Officer in Charge ng Pangasinan Police Provincial Office, Police Major Ria Takderan. Masantos sa kabusan, Major Takderan. Welcome to Mornings with GMA Regional TV. Isang mainit at magandang umaga sa iyo, CJ. Medyo matagal na hindi natin ito ginawa. Oo nga. At nagbabalik, yes. Pero pansamantala lamang. So good morning po sa lahat ng mga nakatutok sa ating Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta ka na, Major? Been a long time. Yeah, it's really a long time. And ito is still alive and very much kicking. At talaga namang handa sa mga challenges ng mga bagong trabaho na iniaatang sa atin. Oh, tama nga yan. Okay. Major, madalas natin marinig itong tinatawag na VAWCI, o Violence Against Women and Their Children. Para po sa kalaman ng ating mga kapuso ngayong umaga, bali po mo bang ipaliwanag ang tinatawag na VAWCI? Yes, CJ, bibigyan ko na lamang ng brief na impormasyon ng ating mga nakatutok ngayon na mga kapuso ngayong umagang ito, kung saan napakahalaga po ng batas na ito na nagproprotekta ng kababaihan at saka nung mga anak po ng babae na ito. Okay, so pag sinabi po natin na Republic Act 9262, it's defined as the Anti-Violence Against Women and Their Children, which was enacted in the year 2004. Ang nakakalungkot nga po nito, ilang taon nang nakakalipas, subalit meron at meron pa rin mga naaabuso, either physical, sexual, emotional or psychological, at yung panghuli po, ito yung economic or financial abuse. Sino-sino ba, CJ, ang mga apektado or biktima ng batas na ito? So, ang VAWCI po ay nakokommit ng isang lalaki. So, malinaw po tayo doon na isang lalaki or po pwede rin pong isang babae, kasi meron po tayong lesbian to woman relationship na tinatawag. Oh, okay. Bukod sa physical and sexual abuse, saklaw pa nito yung psychological and economic abuse. Alin dito ang pinakamarami na naidudulog sa inyo ngayong taon? Physical abuse. Maski noong 2021, pinakamarami pa rin natin yung physical abuse, CJ. Mm-hmm. Ano yung mga reason? Okay. So, actually, gusto kong impormahan ng ating mga kababayan, ng ating mga kapuso, na walang enough na dahilan ng isang lalaki or ang isang partner na saktan yung kanyang partner, di ba? Sabihin man natin na nagger yan o kaya sinundo ka sa inuman kasi umabot na ng madaling araw, hindi ka pa nakakauwi. So walang sapat na dahilan para saktan mo o pitikin mo man yung partner mo. However, ang mga nakikita natin dito na pinagmumulan ng away ng mga magpartner ay kadalasan lasing. Kalasingan, ayun, under the influence of intoxicating liquor, na kung saan akala mo superman na siya, hindi na siya tinatablan ng hiya at ng tamang pag-iisip. Ganyan. Pangalawa, mga problema sa pera. CJ, palaging pinag-aawayan niya ng partner. Galing sa sugal, tapos natalo. Pag-uwi, napag-initan si Mrs.
natalo, ayan, no, kaya kumusta sa basketball. Mga ganon, no, kaya kung ano-ano pang mga, buti na lang yung isabong naglaylo, di ba? Sa inyo pong pakikipag-usap sa mga biktima, ano ang nakikita ninyong dahilan kung bakit sila humahantong sa ganoong sitwasyon? Well, ang isa sa nakikita nating dahilan dito ay yung miscommunication, CJ, di ba? Kung minsan ang mag-partner kasi meron nang problema pero hindi pinag-uusapan ng maayos. Lastly, Major, mensahe na lang po natin sa ating mga kapuso this morning. Go ahead. Yes, CJ, bago ako magpapaalam ay gusto kong ipaalam sa ating po mga kapuso na huwag po ninyong gagawing biro ang kasong 9262 dahil kayo po ay mapipenalize ng 1 month and 1 day hanggang 20 na taong pagkakakulong and pagbabayad po or pagmumulta ng hindi bababa sa 100 to 300,000 pesos following po yung mandatory na mag-undergo yung abuser natin ng psychological or psychiatric evaluation. Ayan, so mga kapuso, sabi ko nga po kanina kahit sino ay walang karapatan nasaktan yung kanilang mga partner. Kung magkaroon man po tayo ng mga hindi pagkakaunawaan, pag-usapan ng mahinahon at pag-usapan po ng mabuti. Hindi sapat yung nag-away kayo at hahanap ka ng kalinga ng ibang partner uli dahil dadagdagan mo lang ang sakit ng iyong ulo. So hinihingi ko rin po ang inyo pong mga suporta sa lahat ng programa ng ating kapulisan. Dahil yung pagtutulungan po natin at pagdadamayan ang magiging susi kung paano po nating makakamit ang bansa na mapayapa at ligtas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alright. Agyaman at Ma'am Ria, ingat ka lagi ha. Salamat CJ. Diyan lamang po kayo mga kapuso. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hit na hit ngayon sa social media ang isang artist mula Urdaneta, Pangasinan dahil sa kanyang kakaibang paraan ng paggawa ng artwork. Dahil imbis na pang drawing o pang pinta, sinulid ang kanyang gamit sa paggawa ng obra. Paano niya nga ba ito ginagawa? Yan ang ikukwento sa atin ni Maria Angelica Paula de Guzman. Good morning, Angelica, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po. And I understand that you want to be called Paula instead, right? So sige, I'll call you Paula. Okay. Paula, kumusta ang umaga mo dyan so far? Okay naman po, medyo mainit. Oh well, ganyan talaga pag umaga ngayon, no? Medyo mainit, biglang lalamig. Well, the good thing is, blessing ang bawat gising. Now, Paula, bago natin pag-usapan ng iyong unusually impressive artwork, I define it that way. Gusto ko malaman, gaano ka nakatagal na artist? Hindi ko po masasabi na since birth po, pero nag-start na po ako ng grade school pa po. Hanggang nung college po, parang hobby ko na po siya, parang part na po ng life ko talaga. Ito nga Paula, di ba? Trending ka kasi ngayon at ang iyong mga artwork dahil gawa sa pins at sinulid. Ano yun, paano ka nagsimula at bakit mo naisipan ang paggamit ng sinulid at pins sa iyong mga artwork? Nag-start po ako ng 2019 po. Right. Since gumagawa na po ako dati ng mga drawings, sketches po, ganyan po. At saka konting paintings po. Nag-try po ako ng parang bago naman po, parang unique na pang-gift naman po. Kaya na-try ko po yung string art po. Meron ka ba naging inspiration na artist na kumbaga nakuhanan mo ng ganitong ideya or talagang out of nowhere, talagang wild imagination, you just tried it that way. Meron bang ganun? Not sure po about dun sa artist, pero may nakita po ako way back nung high school pa lang po ako na feature po ng string art po. Tapos yun po parang habang nag-iisip po ako ng kung paano po yung gagawin na pang gift po, yun po yung parang naisip ko po. And curious ang mga kapuso natin, Paula. Paano ang process ng paggawa ng ganitong artwork? Can you give us a simple step-by-step process? Kasi alam ko hindi siya madali.
yung start po niya parang yung mga usual na arts din po, mag-i-start po muna sa sketches po. Mm-hmm. Din tapos po magha-hammer din po ng pins. Kapag meron ka na pong outline po, pwede mo na pong start na maglagay ng strings po. Mm-hmm. Tapos yung akin po kasi parang after po noon saka po ulit ako nagpo-proceed ng pag-hammer para hindi po parang confusing yung lines po na ginawa ko po. I would like to highlight this, no, kasi you're using pins. Gaano kabusisi yung paggawa nito? Ilang pins on average usually ginagamit mo sa isang artwork? And gaano katagal bago matapos ang isang obra? Yung usual po na ginagawa ko po na portraits po, nasa 4,000 plus po na pins po. Inaabot po ako ng 5 days sa isang portrait lang po. Well, nalaman ko, Paula, na at first, hirap kang i-let go o ibenta yung mga artwork mo. Tama ba yun? Ano yung nag-convince sa'yo na ibenta yung artwork mo? Nagkaroon po kasi ng bagyo noon. Nung sobrang naapektuhan po yung Cagayan po. Wala din naman po akong stable na work noon kasi nag-home care lang po ako. Uh-oh. Parang na-feel ko po yung need po na kailangan pong tumulong. Kaya yun po, nag-start na po ako magbenta nung time ngayon. Amazing. And you will be blessed even more, Paula, I declare. And of course, Paula, maraming mga bagong artists din ngayon. Lalong-lalo na yung mga nag-discover ng kanya-kanya nilang mga style. Anong mensahe mo sa kanila? Lalong-lalo na if they want to explore out of the ordinary ideas sa mga magiging artwork nila. Para sa akin po, sobrang laking tulong po nung regular na pag-practice po. Kahit na hindi maganda yung kalabasan ng art nyo ngayon, pag lagi namang napapractice yung skills. Mm-hmm. Eventually, kapag tinignan nyo naman po yung mga arts ninyo dati, may makikita kayong improvements, ganun po. At saka wag po kayong, parang kapag nahihirapan po kayong i-explore yung arts po na hindi nyo pa mahanap yung art style ninyo, try lang kayo ng try ng iba't iba hanggang sa makakita kayo ng compatible sa kung ano yung gusto nyong nakikita sa art nyo mismo. Thank you so much, Paula. And thank you for sharing your story and your talent with us. God bless the works of your hand. Thank you po. God bless po. Hanggang ngayon ay hindi pa rin magkapaniwala si Police Lieutenant Geneva Flores sa kanyang nakamit na tagumpay. Walang hanggang pasasalamat ang kanyang mensahe sa kanyang mga magulang, gayon din sa lahat ng mga taong sumuporta sa kanya upang makamit ang kanyang mga pangarap. Saludo po kami sa inyo. Naunawaan din natin sa pamamagitan ni Police Major Ria Takdiran ang karapatan ng kababaihan at ang kanilang mga anak na nakapaloob sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children. And para sa mga naaabuso ng domestic violence, huwag magdalawang isip na dumulog sa Women and Children Protection Desk ng PNP. Bukod naman sa haba ng sinulid, haba rin ng pasensya ang ginugugol ni Maria Angelica Paula de Guzman sa pagbuo ng mga artwork. Kung ang ilan oras lang ang inilalaan sa paggawa ng mga obra, ibahin ang sipag niya na umaabot nang hanggang 5 araw para mabuo niya ang isang masterpiece. Wow. Kung fantastic yung mga kapuso, we will make your mornings more wonderful. It's now time for hashtag morning feels. There is only one way to avoid criticism. Do nothing, say nothing, and be nothing. By Aristotle. Hashtag Morning Feels! Maraming salamat mga kapuso sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga bahay at welcome kayo lagi dito sa Mornings with GMA Regional TV. Maaaring mapanood ang ating episode sa pamamagitan ng pagbisita sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin sa ibang bansa. Mga kapuso, every day is a new beginning and every morning is a blessing. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Mornings with GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Ako naman po, Harold Reyes. Buong puso,
para sa Pilipino. Ingat lagi mga kapuso!